Hi guys! So ngayon, gagawa naman tayo ng staff ang palaya. O relyenong ang palaya kung tawagin. Tara! Ito ang mga ingredients natin. Kailangan natin ng ang palaya, carrots, sibuyas, bawang, ground beef, paminta, paprika, asin, cheese, at seasoning mix. So, mag-isa na tayo ng sibuyas. Isunod natin yung ating bawang. Then, ilagay na natin yung ating carrots. Iniiwa-hiwa ko lang ito ng maliliit para magkasya dun sa ampalaya natin. Then, igisa na natin yung ating ground beef. Kung hindi kayo kumakain ng ground beef, pwede naman ibang klase ng giniling. Pwedeng pork, pwedeng chicken. Kayo ang bahala. Hintayin lang natin itong maluto ng konti bago natin timplahan. Kapag medyo nag-brown na ito, ilagay na natin yung ating seasoning mix. Ang flavor nga pala nito is sweet and spicy lang na mild. Kung wala kayo nito, pwede naman timplahan ng ibang sangkap gaya ng taco seasoning, patis, toyo, or kung ano mang pampalasang gusto ninyo. Nagkataon lang na may nakita kong ganito dun sa lagayan namin ng ingredients. Kaya naisipan kong gamitin ito rito. Then, lagyan lang natin ito ng konting paprika. Then, isunod na rin natin yung ating paminta. Lagyan din natin ito ng konting asin. Kailangan kasi medyo malasa na itong ipapalaman natin para hindi masyadong mangibabaw yung pait ng ampalaya. After maluto, papalamigin lang natin ito. Ipipreheat natin ngayon yung ating oven. 15 minutes at 170 degrees Celsius. Depende na lang yan sa oven na gagamitin ninyo, no? Bali, ipapalaman lang natin yung ating giniling dito sa ampalaya natin. Asa inyo kung gusto nyo itong ibabad sa tubig na may asin para mabawasan yung pait nito. Pero ako, naniniwala ako na the more na mapait ito, the more na andun yung nutrients nito. De, joke lang. Tinatamad lang talaga ako magbabad dito. Para lalong matabunan yung pait nito, lalagyan natin ito ng cheese. Hiwain nyo lang ng maliliit, then ilagay nyo lang ito sa taas. Paminsan, kailangan ding para-paraan para magkagana kang kumain ng gulay, ano? Minsan kasi nakakalimutan na natin kumain ng masusustansyang pagkain dahil sobrang daming pagkain nagtipa na ngayon na hindi masyadong healthy. Bali, ibibake lang natin ito hanggang sa maluto yung ampalaya. Hindi na ako magbabanggit kung ilang minuto dahil sigurado ako mag-iba-ibang oras nito sa bawat senaryo. Para naman magkabuhay ito, pwedeng yung gawing sausawan dito yung sweet chili sauce or ketchup lang na may konting hot sauce kung mahilig kayo sa manghang. Ito na ang ating staff ampalaya o relyenong ampalaya. Enjoy!